Yan, ating pong context is 1 Corinthians 13 verse 8. Yan. Kung may Bible po kayo, basahin po natin sabay-sabay. Ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman. Kahit maging mga hula ay mga natapos, maging mga wika ay titigil, maging kaalaman ay mawawala. Ayan po, nandyan po, English po yan. Love never fails. Yan po yung akin topic. Ang topic po natin, the love of God never fails. Yan, kaya ang pag-ibig pala ng Diyos ay hindi nagkukulang. Amen? Sa kabilang message sa mga taga-sanlibutan, love never die. Eh talaga pong hindi yan mamamatay dahil si Lord po yan, eh, walang kamatayan. Amen? Kaya love never fails, but whether there are, ano po nakalagay dyan? Prophecy, they will fail. Whether there are tongues, they will cease. Whether there is knowledge, it will vanish away. Kaya salamat po sa Panginoon. Sabi sa katabi mo, I love you with the love of the Lord. Hindi po kukupas yan. Kasi yung pag-ibig hindi kukupas. Lalo na po yung sino po yung mag-asawa dito? Nag 50 years na. Oh, golden na po yan. Uhuy! Kaya ang pag-ibig po ay talagang pag nag 50 years po kayo, magpakasal po uli kayo. Dahil yan po yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi kukupas. Meron pa po tayong verse. Deuteronomy 6:5. Andiyan po ba? Deuteronomy 6:5. At iyong iibigin ang Panginoong mong Diyos ng buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. You shall love the Lord with God, your God, with all your heart, with all your soul, with all your strength. Ano pa po? Sa pa po? Mark 12:29-31 hanggang 31, sumagot si Jesus, ang Pangulo ay pakinggan mo, O Israel. Ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon ay iisa. Verse 30, at iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip at ng buong lakas mo. Dito po kanina binasa natin sa Old Testament, Deuteronomy 6:5, iyong iibigin ang Panginoon mong Diyos buong puso, buong kaluluwa, buong lakas. Pero po pagdating po dito sa New Testament, sinamahan po niya ng pag-iisip. Kung mapansin niyo po, buong puso, buong kaluluwa mo, may samang pag-iisip sa New Testament po. Pero sa Old Testament, puso lang, kaluluwa lang, tsaka lakas. Pero po sa New Testament, may kasamang pag-iisip. Amen po ba? Bakit kaya? Kasama naman yung pag-iisip sa unang tipan. Pero po bakit nilagay po hanggang ngayon? Alam naman po ni God yun. Kasi nung unang panahon, yung pag-iisip, hawak po ng Diyos talaga yan. Di ba po, first encounter nila, face to face nila na-encounter si God. Nakakausap, pumunta ka dito, pumunta ka roon. Amen? Huwag ka munang pumunta dyan. Ganyan po. Ganun, napakasarap nakaharap talaga si God dahil harap-harap ang sasabihin sa'yo. Eh ngayon po, binigyan po tayo ng free will ni Lord. Tama po ba no? Ano po yung free will natin? May sarili tayong pag-iisip. Kaya nga, choose God, choose life. Piliin natin ang Diyos, piliin natin ang buhay. At higit sa lahat, dahil yung pag-iisip, napakabuti ni Lord. Hindi niya kinuha pati pag-iisip. Bahala ka mag-isip. Diba po no? Kung kalooban ni Lord, go. Kung hindi kalooban ni Lord, wait. Kung hindi talaga para sa'yo, no. May ganun po ano. Sadyang ang tao binigyan ni Lord ng kalayaan. Kaya nga minsan magsasamba ka, wait, bakit? May bisita. Sasamba ka ba? No, bakit? Sabi nung mga na-interview namin, ba't di ka sumamba kapatid? Nakatulog po kami. Hallelujah! May alarm clock na hindi pa narinig. Eh kami po ni brother, gawa nga po ako'y senior na, nauuna pa po ako sa alarm clock. Kaya sabi ko, huwag ka na mag-alarm clock. Nauuna pa akong magising sa alarm clock mo. Amen. Kaya salamat po sa Panginoon dahil napakabuti niya. Kaya ito nga po yung topic natin mula pa buong February ay talagang pag-ibig. At hindi pa tayo naibig niyan. Sa katabi mo, kaibig-ibig ka talaga. Iyon. Wala nang nag-aaway dito, wala nang nagtatampuhan, wala nang nag... Di ba po no? Bakit siya lang pinagpapala? Ako hindi.
kausap ko naman si Lord, but siya hindi, hindi po. Lahat po tayo, depende lang po sa sitwasyon ng pakikipag-usap mo kay Lord. Amen. Purihin ang Diyos sa kanyang salita at tayo pagpalain. Sige po, meron po tayong konting teaching. Ito po ay teaching. So, number one po, meron po yan yung 31. Mamaya na po natin happy hour 31. Ang ating pamagat ay the love of God never fail. So, may introduction din po tayo. Ano ba yung ibig sabihin po nitong love? Ano ang pinakamahalagang utos? To love God above all. And everything give thanks for all is done in our life. 100% paghinga araw-araw. Tama po ba? Iba mariaman, maraming pera, pero humihinga sa oxygen. Pero tayo libre na. Ba't di pa tayo magpapasalamat kay Lord? Pagising mo, kapain mo agad yung asawa mo. Dito pa, buhay pa tayo, darling. Minsan yung asawa ko, minsan, nasan ka na? Kala ko na-rapture na eh. Dito lang ako sa baba. O yun. Minsan, may terrace po kasi bahay namin eh. Minsan, alas 5 pa lang, kakapain ko eh. Baka na-rapture na, naiwan ako. Dito lang ako sa terrace. Kaya lagi natin papakiramdaman. Baka mamaya na-rapture na eh, maiiwan. Hindi tayo maiiwan. Sabi sa katabi mo, hindi tayo maiiwan. Sabay tayong na-rapture eh, ni Lord. Amen? Lagi mong papakiramdaman yung asawa mo, yung pamilya mo. Lagi tayong handa dahil tunay ang pag-ibig ng Diyos. Libre. Sabi sa katabi mo, libre. O, sabi mo, sino may ilig sa libre? Amen. Kasi nga, libre tayo ni Lord na pinagpala. Lahat ng tinatanggap natin, libre. Di ba po ito, mula damit hanggang sapatos po, libre po. Wala na akong binibili. Kaya hihingi lang ako kay Lord, Lord, wala na po akong bagong damit. Mamaya may magte-text na sa'yo. O, di po ba? Kaya kasi nga, grabe yung pag-ibig mo kay Lord. Eh, grabe din siya magregalo sa'yo. Free gift nga po, di ba? Buhay nga, bigay sa'yo, damit pa. Sapatos pa, pastor. Oh, buhay nga, libreng binigay, damit pa. Hallelujah! Andiyan pa ba kayo? Ano-ano po yun? Ano po yun? So, number one, sabi po rito, nilagyan po natin ang outline. Sabi po rito, sa 1 Corinthians 13:8, ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman. Kahit maging hula o mga tapos, ayan, mga tapos, maging ang wika higit na, maging kaalaman, hindi titigil at hindi mawawala. Kaya mga kapatid, salita ng Diyos hindi mawawala. Matthew 4:4, man doesn't live by bread alone, but the word of God can proceed it out. Yun lang po ang ating ikabubuhay, yung salita ng Diyos. Kaya napakahalaga po, yung bago tayo mag-3-in-1, pray muna. Kung makakasanayan natin, maaga pa lang, si Lord na yung kausap, makakasanayan natin yan. Gawin natin lifestyle. Mabubuhay po tayo. Amen po. Kaya hindi mawawala. Mawala na lahat. Pero maiiwan pa rin po ang salita ng Diyos. Dati hindi tayo ganun, hindi po ba, no? Naiya pa tayo, baka sabihin, napakabanal naman ito. Pero iba na po ngayon. Talaga pong nasa media na. Sabi, hindi mapapaabot ng salita ng Diyos. Eh nasa sulok na po ng mundo ngayon ng salita ni Lord. Amen po, napakasarap dahil nagkaroon ng media. Naabot natin lahat. Yung hindi natin naabot, naabot ng media, naabot ng salita ng Diyos. Marami nang maliligtas. Eto, malapit nang dumating si Lord dahil naaabot na po mala ang mga nasa sulok ng mundo. Kaya po sabi po rito, bakit sinabi ng ating Diyos na Ama, ito ang pinakamahalagang utos. Ano po sabi? Pinakamahalagang utos. Exodus 22, ako ang iyong Panginoon mong Diyos ang naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto sa bahay ng pagkaalipin. Kaya kasi sinabi niya, ibigin mo ang Diyos ng higit sa iyong puso, kaluluwa at lakas. Bakit? Siya ang naglabas sa atin sa bahay ng alipin. Saan po yun? Dati, hindi naman tayo ganito. Amen? Nung di pa tayo nakakilala kay Lord, di po ba no? Hindi ka pwedeng lumabas kasi Linggo ngayon, may kausap tayo. Hindi tayo pwede munang umalis. Linggo ngayon, may reunion. Alipin tayo ng sarili natin. Mismo, sarili natin. Nakaraan natin. Amen. Hindi tayo makasamba. Ang tagal ng samba. Bakit? Meron na tayong preservation sa sarili natin. Tama po ba? Hindi rin tayo makasamba. Bakit? Oh, may offering. Meron na rin challenge ng pledging. Eh, ang sikreto pala sa Israel, bigayan, mga kapatid.
Kaya pala ang bansang Israel, pinayaman ni Lord dahil ang kanilang kahinaan ay bigayan. Hindi sila pwede pag walang bigayan. Hindi kompleto ang araw nila pag walang bigayan. Kaya ngayon, practicein na pala natin yan. Pagdating ng Linggo, ianda na natin yung ating hindi lang puso, isip, pati bulsa na. Amen? Sino po rito talagang practice na yung pagbibigay? Di ba po, naranasan nyo rin naman na pinagpala ng kayong magbigay, higit pa sa binigay nyo? Amen. Oh, dati nga po, hindi ganito tayo na meron ng kukotse. Kayo po, apat na beses yata sa isang taon nagpapalit. Sana all. Meron po dyan, meron ng 4 wheels, may 3 wheels, meron pang 2 wheels. Pero ang 2 wheels, big bike po, di ba? Oh. Ang ganda po nun, di ba, no? Makakapasok ka ng NLEX. Sinhalaga ng kotse. Oh. Kaya napakahalaga po niyan. Kaya number one, sabi po rito, inilagay ng Diyos ang pag-ibig. Yung Mark 12, yun yung kanina, nahapyaw ko narinig po ninyo kay Pastor Jojo, Mark 12:30, kasi yan po talaga ang topic natin. Ibigin siya ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, sinamang pag-iisip at ang buong lakas. Bakit? Mark 12, verse 30, letter A, buong puso. Bakit puso? 1 John 4:9, yun na. Ulitin na lang ulit natin, Pastor. We love because He first to love us. Siya ang unang umibig sa atin. Nandiyan ba po ba kayo? Hello? Oh, sabihin mo sa katabi mo, relax lang. Inuulit lang. Baka hindi natin maalala. Kasi matatapos na naman ang isang taon. Amen. Ang pag-ibig ay hindi matatapos. Pero yung isip ng tao, pwedeng makalimot. Ang sagot sa makalimutin ay paalala. Ano yung paalala? Paulit-ulit para maalala. Amen po ba? Baka ngayon lang, ngayong February, love na love ka. March, April hanggang December, makakalimutan na. Pero ngayon po, isa lang sinabi ni Lord, huwag mong kalimutan siyang umibig sa iyo at sa akin. Amen. Noon, hindi natin naintindihan, love na yan eh. Dati, parang pag mag-girlfriend, boyfriend lang magsabing I love you. Pag mag-asawa na, 5 na anak, hindi naman nagsasabing I love you. Eh kami po, walang anak eh. Di lalong walang I love you. Wala kaming anak. Sabihin ng darling ko, alam mo na yan. Ito naman, para ka naman bago ng bago. Hallelujah! Siyempre mo ganun, di ba? Eh, kasi po yung asawa ko, si brother husband, hindi naman po siya showy, ganyan. Pero ang lagi ko nasasabi, nararamdaman kong pagmamahal ng Diyos sa kanya. Ayan, dahil po kahit wala po kaming anak, ganun po siya ka-support sa akin. Ayan, salamat po sa Panginoon. Amen! Kaya whether you have kids, no kids, many, many kids, love is still there. Amen? Love is still there. Amen! Yuhuu! Isang malakas na palakpak dyan! Diba? Eh, mas solo-solo pa nga niya ako ngayon. Solo-solo ko din siya. Ah, di po ba? Di ba po ba? Yung iba po, pag nagkaanak na eh, napapabayaan na yung asawa eh. Puro anak na lang eh. Amen! Amen! O yung anak mo, naalala mong bilan ng damit. Yung asawa mo, hindi mo na mabilan ng polo sa isang taon. Bakit? Eh, lahat ng kinikita, nasa anak na eh. Woo! Andiyan pa ba kayo mga tatay? Kumibo naman kayo. Hello! Sabi naman, di, may allowance kami. May sarili kaming allowance. Lahat ng anak ng Diyos, mayayaman! Uh-huh! Nasabi ko lang po yan. Mamaya, meron tayo happy one. Buong kaluluwa! Verse 30. Letter B, buong kaluluwa. Mateo 22:14. For many are called, but few are chosen. Ano po yung sabi? But many are called, you are chosen. Mateo 22, verse 14. Ano po sabi doon? Ayan. Ayan. For many are called, but few are chosen. Ayan. Marami po kasi talagang tinawag. Dito po, ang daming tinawag. Sabi nga ni Pastor Jojo kanina, pero yung iba wala na dito. Natanggal na o umalis talaga. Hindi naman pinapaalis ko sang umaalis. Amen po ba? Pero ikaw nandito ka dahil alam ni Lord, matatag ka, matyaga ka, mapagmahal ka, at buong puso, yung puso mo, hindi ka paimbabaw. Hindi tayo paimbabaw. Hindi lang pagpasko, kasi may bigayan dito ng bigas. Amen! Hindi, hindi lang pag season, dumadami member. Woo!
Hindi lang pag may bigayan, dumadami rito ang mga umaattend. Pagkatapos ng regular, back to normal na naman. Woo! Ayun, nasa pool ba natin mga kapatid? Ang totoong pag-ibig, kahit walang bigayan, nandito pa rin. Tama po ba? Kasi tinawag ka sa milyon-milyong mga Pilipino at born again Christian, isa ka nandito na matyaga. Nandito ka dahil alam mo si Lord ang pinupunta mo dito. Si Lord ang nagbago sa atin. Si Lord ang nagpayaman sa atin. Amen? O dati po, 2 wheels lang kami. Sabi niya, magbili ka ng ano, kotse. Ang ayaw namin, wala pa kaming pera. Pero dumating yung time, kailangan. Humiling lang kami kay Lord. Lord, gusto mo ba naulanan mga anak mo? Gusto mo ba naabutan kami ng mga sasasakyan? Mga anak mo na alikabukan. Abutan kami ng ulan at araw, naka 2 wheels lang kami. Pero sabi ni Lord, I will provide. Bakit? Nagtiyaga ka. 26 years na po kami ritong mag-asawa. 26 years. Ngayon pong taon ay pan 27 years na po namin. Kaya sabi ko, dito na po ako nag-asawa, dito na po ako nakakilala kay Lord. Ayan po itong ating mga colleagues, mga ka-co-worker na to. Kilala niyo po ako ng dalaga po ako, no? Ayan si Marisa, masungit yan dati. Ayan, masungit dati yan. Diyan ang babate. Kasi nga, pag inutusan ka, kailangan nakapokus ka. Amen? Ako po nauuna dito, ako rin na huling umuwi. Sasabihin ni Bishop, may gagawin ka ba sa bahay? Wala po. Dito ka na, hanggang hapunan ka pa. Amen? Hanggang sa nakasanayan ko na, ganito pala masarap mag-born again. Napakataas po ng tingin ko sa born again nung hindi pa ako born again. Ang tingin ko sa mga born again, mababait, mauwain. Ang tingin ko sa born again, mga kagalang-galang. Amen? Kaya ako po ay nahikayat ng gusto. Kaya sabi ko, masarap pala mag-born again. Hindi katulad nung hindi pa ako born again. Binabati ko lang kung sino gusto kong batiin. Pero ngayon sabi ni Lord, kahit sino, may kasalanan o wala, kailangan mong mahalin. Amen! Tama po ba? E mamaya, hahapyawan po ulit natin yan. Ano pa po? Mark 12:30, verse, letter C. Kanina, buong puso, buong kaluluwa, ngayon naman ay pag-iisip. Ayan, sinama po ni Lord yung pag-iisip. Bakit kasama yung pag-iisip? Philippians 4:8, finally, brother and sister, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such thing. Kaya napakahalaga po talaga na mahal natin ang bawat isa. Tama po ba? Yung letter C, ano yung sabi? Sa wakas mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip mga bagay na karapat dapat kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Eh noon po talaga, hindi ko po ganong kaano, hindi po kasi ako, ang lakas ko po magsalita ngayon, no? Sabi nila, hindi ka pa po nagsasalita niyan, pastora. Amen? Hindi po talaga, kahit nung ako po ay hindi pa born again, hindi po ako talaga, kundi mo ako kausapin, hindi po talaga ako kikibo. Amen po ba? Kaya ang sarap po talaga mag-born again. Natuto po ako magsalita, natuto kong sabihin kung anong damdamin, at matuto kong sabihin kung anong kabutihan ni Lord. At dahil nga, dahil yun ang dapat marangal. Ano po sabi? Pag-iisip at yung panghuli, letter D. Buong lakas, for the day of the Lord is our strength. Nehemiah 8:10, for the ano, go enjoy choice food and sweet drink and send some to those who have nothing prepared. This day is holy to our Lord. Do not grieve, for the joy of the Lord is our strength. Kaya mga kapatid, araw-araw, laging may joy. Sabi mo sa katabi mo, dapat lagi ka may joy. Hindi lang, oh, kita ko nga, tama, kasi yung mga sa labas kahapon, lumabas kami, may binili lang po kami, hindi po kami kahit anong ginawa, wala. Hindi po kami kumain sa restaurant. Wala po, may pagkain sa bahay. Busy-busy po talaga sa pagbili ng heart, pagbili ng mga bouquet. Sabi ko, ang cute naman ng mga yan. Sabi ko, buti pa sila, no? Pero para sa atin, sapat na yung asawa mo nandyan sa tabi mo. Amen? Matindi pa yan sa bouquet. Amen? Dahil masarap po, dahil pag Sabado, yung kamay po ng asawa ko, mainit.
Siya po kasi ang taga-plancha. Pag Huwebes po, malamig naman. Siya rin ang taga-laba. Kaya regalo. Sabihin sa katabi mo, asawa mo yung katabi mo, regalo ka ni Lord sa akin. Sige, kuritin mo pa. Kung marang pakiramdam, regalo ka ni Lord sa akin. Napakasarap po. Hindi mo lang siya asawa, kaibigan, kapatid, kasama. Hindi lang po, hindi siya katulong, kundi katulong kasama sa buhay. Kaya sabi ko, kahit wala kaming anak, maligaya po kami dahil lahat po ng aking hinahanap ay binigay ni Lord kay brother. Amen po? Ayan. Ano pa po sabi? Nehemiah 8:10, for the Lord, basahin niya sa letter B, for the joy of the Lord is our strength. Kapag nakakaranas ka ng kabaitan sa asawa mo, may kalakasan ka galing kay Lord. Kapag nakakaranas ka ng kapayapaan sa mga anak mo, nandyan ang kaligayahan mo galing kay Lord. Kaya ginawa ni Lord yun, ayaw ni Lord malungkot ka, ayaw ni Lord na inahirapan ka. Sarap po talaga nang may mga anak. Masarap din may pamilya. Hello, andyan pa ba kayo? Eto pa po, ano pa po sabi rito? Ayun, yung verse 31 na po tayo. Ano po yung 31? Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng sarili. Ayan. Tingnan mo yung katabi mo. Kapwa mo ba yan? Sino-sino yung mga kapwa? Sino-sino ba ang sinabing kapwa? Una, yung parents. Ayan. Yung ating spiritual parents. Number one, sabi po rito, sila po yung ating bishop, mga reverend, mga pastor. Spiritual parents po yun. Yung obey, Ephesians 6:1-3, obey your parents. Kaya mahirap po magsabi na mahal mo ang pastor, pero sasabihin sa'yo, hindi ko siya gusto magsalita. Hindi mo mamamahal si Lord kapag hindi mo namahal ang pastor. Amen? Pag ikaw nasasaktan, praise the Lord, natumbok ni Lord ang iyong kahinaan mo. Hindi ka naman pinaparinggan, malay ko ba, hindi naman namin po kayo kilala. Tama po ba? Meron pa po sasabihin, hindi po ko aaten hanggang nandyan yung Pastora Marisa na yan. Aalis kami sa church na to kapag yan ang nag-preach. Di ba po? Eh, samantalang wala namang masamang sinasabi ang mga pastor kundi yung ikabubuti nyo. Yung buhay na binigay namin sa inyo, ikabubuti nyo. Tama po? Yun nga lang, kailangan po talaga sasabihin lang natin yung tama. Di bali na tayo masaktan, wag lang tayo mapunta pa ng impyerno. Mas masakit po sa impyerno. Amen. Kung dito may electric pan doon, walang electric pan, walang aircon. Mas masakit sa impyerno pag hindi natin natanggap kung ano yung binabago sa atin ni Lord. Kaya naman niya sinasabi, yun yung makakabuti sa iyo at sa atin. Yun yung makakalaya sa kanila at sa atin. Kasi pag nakalaya ang mga membro, masaya ang pastor. Pag sumunod ang mga membro, maligaya ang mga pastor. Ang kalungkutan lang po namin yung ayaw nilang sumunod at ayaw nilang magpasakop. Wala na po kami ibang kalungkutan dahil buhay na nga po kami. Anytime pwede na kami kunin ni Lord. Pero ang kalungkutan lang namin kapag ang mga miyembro hindi po talaga sumusunod sa pagbabago. Ayan, tama po ba? Kaya nga obey your parents, yung ating bishop, yung mga reverend po sa iba-ibang church, at yung mga pastors. Obey your parents, your father and mother. Sino naman po to? Ang iyong father and mother, honor your father and mother, in which is the first commandment, have a promise. Yung pong yung magulang, biological father and mother, obey. When you obey, you love. Pag sumunod ka, love. Amen? Wala naman love dun eh, obey. Pero ang kasunod ng love ay obey. Pwede ka ba sumunod kung di mo siya mahal? O yung mga boyfriend, girlfriend? Hindi tayo ha. Pag hindi ka sumunod, hindi mo mahal yung boyfriend mo. Hindi ka sumunod eh. Amen po? Pag ang yung anak, sumunod sa magulang, mahal niya yung anak niya, mahal niya yung mama, papa niya. Pag hindi sumunod, mahal ba? Hindi. Kaya nga sinama, obey. Ano po yun? Obey your parents, your mother and father. Kaya po dito sinabi talaga, oh, so that it may go well with you by
you may enjoy long life and satisfy life. Pag daw talaga pala totoo ako, experience po namin yan. Pag pala minahal mo ang magulang mo, hahaba buhay mo, giginhawa ka. Salamat po sa mga kapatid ko. Nung si nanay po ay galing Canada at siya po ay nagkaroon na ng sakit, sa'yo 1 linggo, sa akin 1 linggo, sa akin 1 linggo. 3 po kami nandito sa Pilipinas, yung isa nasa Saudi. Bawat 1 linggo sa kanya, 1 linggo sa kanya, 1 linggo sa akin. Lahat po kami pinagpalang magkakapatid. Yung nasa Canada, ang padala, 15,000. Yung nandito, 10,000. Ako, ang bigay ko, wala. Sabi ng mga kapatid mo, huwag mo nangingan si Marisa. Siya nang magpe-pray kay nanay. Wow, sabi sa katabi mo, ang sarap maging prayerful. Ang sarap na taga-pray. Sabi sa katabi mo, mula ngayon, ako na taga-prayer mo. Libre lahat. Amen. Pray lang ako, wala akong binibigay. Sila sustentado nilang magulang ko. Ako walang bigay. Bakit? Ako lang pong nananalangin. Kaya lahat po, pag binigyan mo si Lord ng panahon, lahat free. Wala kang babayaran. Ano ba po sabi rito? Number 2, sino pa ba yung mga kapo? Husband! Woo! Love your wife! Sino mga husband dito? Taas kamay. Asaan nga? 1, 2, ayan, katambi asawa mo. 2, 3, 4, 5, 6, 7. O, tingnan mo po. 7 partner ang nandito. It's God's number. Amen. Husband, love your wife. Kaya mga husband, talagang mahaba pasensya. Kaming mga nanay, medyo hindi kami madaldal. Amen po. Pero malaga pag uwi nyo, meron kayong ulam, meron kayong kanin, magandang tulugan, mabango ang unan, mabango ang kumot. Amen. Magandang yung damit, planchado, mga damit. Kasi nga, ganun namin kayo kamahal. O, sabi mo sa katabi mo nga, sa husband mo ba'y katabi mo? I love you. O, ayan. Di ba po? O, yun, yung kami nagbatuhan pa rito ng kiss. Unok, sinalo niya, o. Puri ng Diyos, hindi lang po ngayon yan. Amen. At lahat ng panahon, dapat lagi tayo may appreciate. Sabi nga kanina, appreciate niyo asawa niyo. Appreciate niyo kung anong ginagawa niya. Ano pa po? Sino pa ba yun? Love your enemy. Ayun, wala tayo enemy. Sabi sa katabi mo, wala na dito nun. Wala na dito nun. Sino lang enemy natin? Demonyo lang. Demonyo na lang. Wala tayong kaaway. Hindi natin kaaway ang tao. Amen po. Bagamat sabi nga tayo, nakaranas ng panglalait, nakaranas tayo ng pambubuli, nakaranas tayo ng hindi ka gusto, ayaw ko sa iyo. Pero sabi nga ni Lord, anak, bakit po Lord nararanasan? May naman nagtitext, Pastora, na, ang bait mo naman. O Lord, sabi nila, mabait ako, bakit ako meron pang nanalbahay sa akin? Iba-iba po, no? Pero bakit? Sabi rito eh, oh, Luke 6:27-28. But you are listening, English, but po talaga naging English para ito, no? But you are listening, I say, love your enemy. Enemy. Sino'y enemy? Demonyo lang po yun. Ngayon, yung mga tao, hindi pa tayo nakakilala kay Lord, wala kang tunay pagmamahal, enemy ang turing mo sa kanya. Tama po ba? Nasabihan ka lang, na-review ka, enemy na talaga ang turing mo sa kanya. Nakarinig ka lang na hindi maganda, enemy din ang turing mo sa kanya. Pero ngayon, iba na po. Wala po tayo enemy. Demonyo lang po talaga kaaway natin. Siya yung sumisira ng isip natin. Di ba sa Matthew 4:4, kahit si Lord Jesus, tinangka niya nitong linlangin si Lord Jesus, pero hindi siya umubra. Tayo, ganun din po yun. Kaya love your enemy. Ngunit sinasabi ko sa inyo mga kapatid, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, gawa niyo sila ng mabuti. Ang mga napupuot sa inyo, verse 28, pagpalain niyo ang mga sumusumpa sa inyo, at sabi pa rito, no, igdalangin ninyo ang mga umaapi sa inyo. Magpe-pray ka pa sa kanya, no? Matapos ka i-text. Hindi ka marunong mag-English, sabi niya. Hindi maganda yung grammar mo. Ibig sabihin, nakikinig pala siya sa teaching ko. Hello! Hi! Andiyan po kayo. I love you with the love of the Lord. Yan. Tsaka I love you din po kasi minessage niyo po ako ng Happy Valentine. Kaya, love na love po natin yan. Hindi natin sila kaaway. Siguro nasabi lang nila yon. Amen? Pero ang totoo po noon, love nila tayo. Opo. At hindi lang po yon.
nagpapadala pa sa GCash. Thank you po sa padala nyo. Amen. Woo! Sa sobrang pagmamahal nila sa akin ngayon, ganun pala, no? Pag nawala ka, doon mo pala ma-realize na mahalaga ka. Sabi mo sa katabi mo, huwag naman umabot doon. Oh, tapakin mo yung katabi mo, huwag naman umabot doon. Mawawala ka pa bago pa kita mahalin. Sa labas lang yun. Sabi mo nga, wala na dito yun. Laging sinasabi, no, balikan natin si Bishop Ted, mahal natin Bishop. Kailan pa magpapasalamat kapag hindi mo na sila kita? Kailan ka pa magbibigay ng prutas kapag hindi mo na sila naramdaman? Kailan mo pa sasabihin thank you sa buhay mo kapag hindi mo na sila talagang na-close na mahawakan? Huli na ang lahat. Pero by the way, thank you po sa GCash. Hindi po huli ang GCash. Lagi pong bukas. I love you po with the love of the Lord. Alam ko nakikinig kayo dyan. Salamat po ha. Hindi po na sumasara ang GCash, pati po yung bank account ko. Hindi po nagsasara yan dahil laging bukas. Sobra po, no? Na-appreciate din pala nila. Na-appreciate ko din. Kasi nga hindi po tayo pwede magbago eh. Yung palang mga nasabi natin, nakatulong pa sa kanila. Bagamat nasaktan ng konti, manghinayang ka man, huli na. Pero like ko sinasabi, hindi pwedeng mahuli o mawala yung pag-ibig na binigay namin sa inyo. Andito pa rin yan sa puso. Kaya alam, for the wages of sin is death. Ano yon? Romans 6:23, but the gift of God is eternal life. Tagalog, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya lahat ng mga gumagawa ng kasalanan sa atin, magbabayad sila. Sabi ko sa katabi mo, marami akong sisingilin. Amen! Dahil yun ang kabayaran eh. Pag nasaktan ka, may kabayaran yan eh. Iti-turn to cash mo na lang kasi huwag kang gaganti. Si Lord lang pwedeng gumanti. Amen! Pero yung pagbibigay, pagmamahal na po yan. Wala yung pag-iiganti. Wala na rin yung kabayaran dahil si Lord lang pwedeng maningil. Hello? Ba't nakatulala na kayo? Andiyan pa ba kayo? Pero pwede pa kayong maningil dahil ibibigay ni Lord sa inyo yan. Hindi pwedeng hindi magbayad ang lahat ng mga nanakit sa mga naglilingkod sa Panginoon. What you sow, what you reap. Isa pa po yun. Kung anong tinanim mo, aanihin mo. Kung umani ka ng mabuti, napakaraming kabutihan tatanggapin mo. Kung umani ka at nagbigay ka, marami ka rin tatanggapin ng mga binigay mo. At kung ikaw naman ay nanakit, marami ding pananakit. Napaparana sa'yo. Eh, totoo eh. What you sow, what you reap. Hello? Eh, di doon ka na sa mabuti. Pero I love you with the love of the Lord, whoever you are, saan ka man po naroon. Sobra po yung pagmamahal ko po sa inyong binigay nung araw hanggang ngayon. Hindi pwedeng mawala yan katulad po ng pag-ibig ni Kristo. Kasi ako po, unang-una kami po mag-asawa, ay buong buhay, buwis buhay na po kami naglilingkod. At totoo po yung pagmamahal namin na binigay sa inyo. Salamat po sa buhay nyo, saan man po kayo naroon. Thank you po. Yan. Kaya hindi ko masabing bibig lang, di ba? Only tank? Hindi pwedeng bibig lang. Dapat nandun din po yan sa salita at gawa. Ayan, malapit na po tayo matapos. Ano ako po sabi? Para sa lahat, number 4. 1 John 4:20. Para sa lahat. 1 John 4:20. Ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos at napupuot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Kung yaong kapatid ng kanyang nakikita at hindi niya maibig, paano niya maibig ang Diyos na hindi nakikita? Tama po ba? Tama po ba? Kaya nga, ingat po tayo eh. Kaya ako, minsan po talaga, iiyakin ko na lang. O kaya, tatahimik na lang ako. Po, siguro yung mga, sabi nga ni Pastor, minsan nakaranas tayo ng sabi na natin, pananakit ng damdamin. Eh, siya na po magdadala noon. Amen po. Dahil sabi rito eh, hanggang ngayon, born again ka. Pero sabi po rito, kung hindi mo kayang mahalin kapwa mo, mamamahal mo pa si Lord? Tama po ba yan? I love you, Lord. Pero yung kapwa mo, hindi mo mamahal. Pastor pa. Lingkod pa ng Diyos. Kaya sabi ko nga, ang Diyos na ang bahala. Basta tayo, gagawin po natin ang para sa Diyos. At kung para sa Diyos, para din sa kanila.
Kaya marami pong ibig sabihin ng pag-ibig eh. Sa Old Testament po, 547 times sinabi, love, 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 love. Bakit po pagdating sa New Testament, 253 na lang? Ibig sabihin, hindi na ganun umiral ang pag-ibig. Puro literal na. Kalahati yung nawala. Kasi noong unang panahon, talagang yung love, direct kay God. Nakakausap nila si God. Eh ngayon din naman po, may Holy Spirit, di nakakausap niyo pa rin po. Amen? Kaya dito po, last na po tayo. Ano po sabi po ron? Meron din naman po tayo natutunan. Taas nga pong kamay kung meron ka nakuha ngayon sa mga aral natin. Meron po, no? How love transform into Christ-likeness. Meron po yan. Una, speak softly. Speak softly. Ayan, salamat po sa Panginoon. Hindi lang po talaga ako marahan magsalita. Mabilis lang po. Pero talagang punong-puno po akong love. Amen? Kilala na po ako ng iba dito. Mabilis lang ako magsalita, mailap. Pero naranasan na nila na nagkasama kami. Talaga pong, kumbaga talaga yung pag-ibig namin dito, mga sisters, mga women's, talaga pong nahasa na po kami. Kumbaga sa ginto, nasalang na po kami sa apoy. 26 years na po kami magkasama. Ayan po sila, si Dalay Karing, Sister Marisa Vergara, mag-asawa ang Pastor Jojo, ano pa lang po kami noon, mga volunteer, pero ito po kami hanggang ngayon, matatag po kami. Nahasa na po kami, lalo si Nanay Karing, siya po nung bago-bago ko, nauna kong na-encounter dito, at hindi po, at siya yung talagang ordinaryong born again. Talagang siya po ay overseer. Pag alam niyang mali, sinasabi niya talaga. Sabi ko, dapat ito yung una kong matutunan, ito yung gusto kong maging kaibigan. Kasi kung anong mali, sinasabi niya, para sa ikabubuti natin. Amen po. Salamat po sa buhay niyo, no? Mga women of God. Yan. Yan po talagang legitimate na mga kaibigan natin. Higit sa lahat na po, umalis na rin po ako dito dahil nasa outreach po ako. Minsan lang po ako dito na speaker. Salamat din po, no? Kasi the time come na nandito ako, binigyan ako ni Lord ng pagkakataon, ma-share kung ano talaga yung naging buhay ko bilang buong full-time worker Christian. Ayan. Ito pa po. Sabi po, speak truth. Epeso 4:15. Kundi ang pagsasalita ng katotohanan na may pag-ibig ay mangagsilaki sa lahat ng mga bagay na nasa kanya na siyang pangulo na makatuwid bagay si Kristo. Kaya nga po tayo nasasabi, speak softly. Practicing po natin, speak softly. Sabi yung katabi mo, Kawikaan 15:1, ang malumanay na sagot ay nakakapawi ng puot, ngunit nakakagalit ang salitang taros. Yan. Dahil nga po mabilis akong magsalita, mas ginusto ko pang huwag magsalita. Amen? Pagpe-pray na lang kita. Yan. O kaya i-text mo na lang sa akin, baka magkaintindihan pa tayo. Hello po. Pangalawa, ano pa yung pwede nating makatransform sa atin? Na pwedeng baguhin natin. Aram naman natin, araw-araw hanggang kailan, ganyan ka na. Pero, meron bang pwedeng idagdag? Ayan. Number 2, speak the truth. Epeso 4:15. Okay, kung may notebook po kayo, pakisulat niyo po. Epeso 4:15, manapay sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, ay maging ganap tayo kay Kristo na siyang ulo. Kaya mahalaga po, speak truth. Wala nang joke-joke. Ay, ang ganda mo, sis. Ikaw naman. Oh, amen, amen. Sabi sabay, joke lang. Wala pong ganon. Amen? Uy, yaman mo na. Tapos ikaw naman, feeling mayaman. Ano sabihin? Ikaw naman, sa prank. Oh, hindi, walang ganon. Pag mayaman, mayaman ka talaga. Hey, what you speak, you receive. What you possess, what you declare, you possess. Pag sinabi ng katabi mo, napakaganda mo, totoo yun. Pag sinabi ng katabi mo, mabait ka, totoo yun. Kasi yung nagsasalita ay sumasa kanya si Kristo Jesus. Wala na rito yung mga nagjo-joke. Hello, taas kamay, may nagjo-joke pa rito? Bawal na mag-joke. Sabi mo kung ano yung totoo, kung ano yung sinabi ni Lord sa'yo. Amen. Tama, di ba po? Lahat po kayo, mayaman, o ano sagot?
kitang-kita ko. Mayaman. O sagot. Amen. Dahil sa habang sinasabi mo yan, payaman ka ng payaman. Ayun. Eh, totoo po. Dati wala tayong sasakyan. Puro tatrugrong, tatrugrong. Ngayon, four wheels na. Iba nagpalit-palit na. Ay po, ano pa? James 1, 1920. Put anger aside. Ay ba? Sino po hindi nagagalit pa dito? Sometimes, pag mga anak ay magugas ng pinggan, pag mga anak ayaw o tumigil sa kaka-cellphone, alas 12 na, nagte-text pa, ano sabi ng mami? Papatayin ko wifi. Pag di kayo tumigil, ano sabi ng daddy? Sa? Dalawa. Anong bilang? Tatlo! Bakit tatlo? Holy Spirit na yung nagsasalita. The Father, the Son, the Holy Spirit. Put aside in, put anger aside. Sometimes, nagagalit pa tayo. Amen? Ano sabi rito? Tandaan nyo mga kapatid, kung minamahal ninyo, matuto kayong makinig. Dahan-dahan sa pagsasalita at huwag agad magagalit. Tama? Sapagkat ang galit ay di nakakatulong sa tao, kundi maging matuwid sa paningin ng Diyos. Wala na dito noon. Amen! Andiyan pa ba kayo? Meron pa po kasi kahit born again, nagmumura pa. Hello? Tapos, meron siyang apo. Nagmumura din. Sabi namin, eh, dance. Sabi ko, bakit po yung bata nagmumura na? Yung pala, yung magulang, nagmumura din. Wala na po dito noon, amen. Pag narinig niyo po yung mga anak niyo, sawayin niyo po. Sabi niyo, anak, hindi kita tinruan ng ganyan. Wag na wag ninyong hahayaan na magsalita mga anak niyo, dahil kahit kailan, kayo mga magulang, kayo ang puno. Kayo ang ugat. Kung ano ang puno, siyang bunga. Kung ano ang bunga, siyang puno. Kaya mga patid, no, born again po. Wala na dito nun. Ayan. Ano po sabi rito? Put anger aside. Yan lang po. Hindi ko na po dinamihan. Ano mo lang po yung ating conclusion, mga kapatid? Deuteronomy 30:19-20, katulad kanina, saksi ko ang langit at lupa na ngayon iniharap ko sa inyo ang buhay o kamatayan. Inilahad ko sa inyo ang buhay o kamatayan o pagpapala o sumpa. Kaya piliin ninyo ang buhay. Yan. Para kayo at ang inyong lahi ay magtagal. Deuteronomy 30:19-20. Yan. English po yan. So, Tagalog, saksi ko ang langit at inilahad ng Diyos ang kamatayan o buhay. Anong pipiliin? Sa pa? Buhay. Ang pagpapala o sumpa. Ano? Pagpapala. Isa lang pong gusto ng Lord. Choose God. Choose life. Pag pinili natin ang Diyos, may buhay. Yung iba, Diyos-Diyosan. Yung sarili niya, Diyos-Diyosan. Kaya tayo po tumayo, wala na pong Diyos-Diyosan dito. Amen. Wala pong Diyos-Diyosan. Kaya tayo po, wala bang pipiliin, kundi buhay. Yun po ang bumubuhay sa atin. Hallelujah. O rabashikarabashyan derabakia. Tayo po'y manalangin. Maray po salamat, muli kami po'y nanampalataya. Katulad po ng iyong mga salita. The Old Testament is 500 words. 47. Sa New Testament, 263 lang po. Anong tanong doon? Marami na ang di marunong magmahal. Konti na lang ang marunong magmahal. Konti na lang ang kukonti ang sumusunod sa Panginoon. Pero hindi tayo yun. Tama po ba? Salamat po sa Panginoon. No? Sa deliverance po, meron kami mga experience. Sobrang mabilis lang po, no? Alas 12 na po. Mabilis lang. Meron po ditong nasa deliverance. Kaya pala pag nababanggit yung tatay niya, galit na galit siya. Ayan. Mahal niya, magulang niya, mahal niya, mother niya, pero
Pag nabanggit ang tatay niya, galit na galit siya. Lima silang magkapatid, namatay lahat. Siyang nasa gitna, siya lang nabuhay. Bakit? Hindi sinabi ng tatay niya na sila ay second family. So nung nagkaisip siya, ba't gano'n na lang buhay nila? Namuho sa isip niya yung galit, naglihim ang kanyang ama. Hindi rin alam ng kanyang ina na sila ay second family. Huli na nang malaman. At doon sa deliverance lumabas, sinumpa sila ng first family. Kaya nung pagdating sa huli, sabi niya, Pastora, try mo nga ako. Mahal ko ang tatay ko, pero ba't pag nababanggit lahat, love your father, hindi ko mapil na love ko yung tatay ko. At nung ma-deliverance, Holy Spirit, in the name of Jesus, punong-puno siya ng karga, karga niya kapre, sobrang lungkot niya, nagkaroon siya ng galit sa mga lalaki, kaya 40, ngayon 41 na siya, wala siyang boyfriend. Dahil nagkaroon siya ng galit, lahat ang tingin niya, lahat ng lalaki, manluloko. Sunod-sunod na kargan lumabas, tikba lang. Galit na galit siya. Galit na galit siya. Bakit? Isa na niloko yung nanay niya. Sabi ko, kapatid, maliit ka pa eh. Wala ka pa. Hindi kilala ng nanay mo, tatay mo, kung ano yung totoo. Amen? Hindi pa sila nakakakilala kay Lord. Pero ikaw, ang tagal mo nang born again. Yun nga po, Pastor, eh, born na ginako eh, pati hindi ko pa matanggap yung panluloko ng tatay ko sa amin. Hanggang sa nagkahirap-hirap kami, buti natira pa ako. Bakit? Kasi nga, ma-born na gin ka. Kasi nga, kinilala ka na ni Lord na ikaw ang gagamitin niya para mapatawad mo ang magulang mo. Amen? Kaya na time ngayon, na-release siya, na-deliver siya, tatlong series ko siyang deliverance kasi hindi kaya ng isa. At yung time na yon, pangalawa naman, Pastora, bakit lagi may dumadagan sa dibdib ko? Yung pala nire-rape siya sa gabi ng mga evil spirit. Dahil sa sobrang lungkot niya, sabi ng demonyo sa kanya, akin siya. Dahil wala namang nagmamahal sa kanya. Kita niyo po? Dahil sa kalungkutan niya, naapektuhan yung puso niya. Di siya marunong magmahal. Parang lagi, pag meron siyang kaibigan, hindi siya tapat. Hindi na siya nakikipagkaibigan. Feeling niya, lulukohin din siya ng mga kaibigan niya. Sabi niya, Pastora, ikaw lang tumagal sa akin. Bakit? Hindi ako nagtitiwala na sa tao. Matalino siya. Hindi siya kagandahan, pero ang talino niya, grabe. Salamat sa Panginoon. Nakilala ko siya. Sabi niya, salamat, Pastora. Sana noon pa ako nakakilala kay Lord. Dahil na-trace din, nung mamatay na yung tatay niya, hindi rin siya nakapagpatawad ng personal by phone lang. Nagkasakit siya. At ang sakit niya, tinanggal yung ovary niya. Kaya sabi ko, sabi niya, isa pa, Pastora, wala na akong pag-asa. Bakit? Wala na akong matris. Isa lang, kapatid, magpatawad ka. Liligaya ka. Di na. Liligaya ka. Kami nga ni brother, walang anak eh, pero maligaya kami. Maglingkod ka sa Panginoon. At yung time na yon, na-deliver po siya. Lumabas lahat yung sama ng loob niya. Nakilala niya tuloy ang totoong Diyos. Mapagpatawad. At sa buhay namin mag-asawa, nakita niya, kahit wala kaming anak, masaya kami. 4 months kami nagkasama. Kaya salamat po sa Panginoon. Mga kapatid, may mga past tayo eh. Huwag na ninyong balikan. Pangalawa, hindi gusto ng magulang natin nagkaganon sila. Amen? Biktima sila dahil tayo hindi pa natin kilala si Lord. Hindi natin alam ang totoong pagmamahal. Wala tayong sariling kaisipan. Kaya yung mga magulang natin, mga kapatid, kung merong mga nagawa sa atin, ginamit ka para sa pamilya, sabi ganun, bakit yan minahal mo? Walang pera yan. Eh, di pag nagpangasawa mo, mahirap ka din kamukha ko. Alin ang totoo? Gagamitin ka para sa kanila. Pamilya mo sila, magulang mo sila. Pero hindi nila alam yun.
biktima din ang mga magulang natin, mga kapatid. Hello? Kaya kung meron mga kaso na ganito, lagi natin sasabihin, mahal tayo ni Lord at di niya gustong mangyari sa atin to. Biktima tayong lahat ng unang panahon. Amen? Kaya ngayon, binigyan tayo kasama kaluluwa, puso, isip. Dahil may isip na tayo na siya lang ang ating mamahalin, hindi na tayo makakaranas ng ganitong paghihirap katulad ng babaeng ito. E alam niya po, nalulungkot ako sa kanya dahil pero lagi sumasagi sa isip niya, mahal ako ni Lord. Yun po ang tama. Dahil wala na siyang iba pang susulungan kundi si Lord. As of now, may sakit pa rin yung nanay niya. Bakit? Isa din kasi yung nanay niya naglihim sa kanya. Kaya patawarin natin lahat. Yung mga bagay na naglihim, nakaraan mo, huwag mo na ungkatin. Ngayon, kung mabuklat yung nakaraan mo, patawarin mo na. Dahil hindi niya alam kung bakit niya ginawa yun. Hello? Merong mag-asawa, hindi magkasundo. Ba't ba hindi kayo may magkasundo? Inaanak ko pa sa kasal. Pastora, Ninang, paulit-ulit, binabanggit yung nakaraan ko. Pero mga kapatid, tapos na yun. Binago ka na ngayon. Binago ka na. Sabi sa katabi mo, tapos na yon. Kung nang babae ka man, andito ka, tapos na yon. Hindi na yan mauulit. Amen. Amen. Ikaw na ang kanyang first love. Kung ikaw ay pang-apat, tapos na rin yon. Ikaw naman ang pinakasalan ngayon. Hello? Kung pagdating sa cellphone, nababasa ninyo, akala nyo, nakikipagkausap pa rin. Huwag na kayo magduda. Magtiwala ka. Ikaw na yon. Dahil mahal mo siya. Pag wala kang tiwala, hindi mo siya mahal. Hello? Meron pa isang ina. Bakit ba? Galit na galit ka sa ina mo, nanay mo, pastora, paborito niya pa ibang kapatid ko eh. Kung sino pa'y gumagawa ng kalokohan, sila pang paborito. Bakit? Sinong gusto mo? Ikaw na binibigyan lang o ikaw ay nagbibigay? Lahat ng binibigay ko, napupunta ron dahil silang paborito. Hindi, paborito ka rin. Kaya ka nga binigyan ni Lord ng blessing dahil ikaw ang tagabigay. Hello? Mga kapatid, sa panahon na to, kung ikaw nasa kalagay nagbibigay, magpasalamat ka. Hindi ko mo ikaw nagbibigay, kalugihan sa'yo. Hindi. Napakapalad mo dahil nilagay ka kung saan ikaw ang tagabigay. Hindi tayo ang hingi na hingi. Hindi tayo ang mangangaantay. Tama po ba? Lalo kang magpasalamat kay God kasi binigay ka sa katayo ang meron ka. Hindi tayo yung nagpaparamdam. Tama po? Kaya kabi ko, patawarin mo nanay mo. Pag hindi, meron pang mangyayari na hindi mas maganda. Ayun ang gugustuhin mo, mahuli ang lahat bago ka magpatawad. Kaya anong time na yon? Eto cellphone, kontakin mo nanay mo, umikang tawad. Salamat po sa Panginoon. Nagkaigi silang dalawa. Purihin ang Diyos. Kaya ngayon po, kita niyo po, mas mahal kong nanay ang tatay ko kaysa sa nanay ko. Ang namatay, yung tatay niya. Bakit? Ang tawag po doon, namimili ka ng minamahal. Kailangan balanse pagdating sa magulang. Amen? Sige po, tapos na po tayo. Purihin ang Diyos. At about love, meron po ba dito? Magsama-sama nga po yung buong pamilya. Yung buong pamilya. Mag-asawa, sige po, magtabi kayo mag-asawa. Sige lang po. Yung buong pamilya mo, lumapit ka doon. Sino ba yung pamilya mo? Yan, sige. Sige. E, ngayon lang naman, ngayon lang, magtabi-tabi kayo. Yan. Pwede ba sa oras na ito? Sige. Pwede ba sabihin sa kanya, sige, kung ano man yung mga nagawa mo noon, I forgive you. Sige. Sige, sabihin mo, ingi kang tawad, hawakan mo kamay, hawakan mo, sabihin mo, sorry ako, minsan sobrang busy ako, lalo na yung mga masyadong workaholic, di na napapansin ng asawa, holding hands kayo ngayon, sige sabihin mo, I love you, itong totoo na to, love you talaga. Huwag natin hintayin, maghiwalay pa bago natin maranasan na mahal pala kita. Huwag nyo hintayin, maghiwalay pa kayo bago nyo maranasan ang napakahalaga nyo pala. Sayang yung panahon. Diba? Sige, say sorry. Say sorry. Sabi mo totoo, I love you. I love you. O Tagalogin mo, mahal kita. Tama, diba?
Salamat po, hallelujah. Thank you, Lord. Yes, Lord. Will be mas pwede pong palitan? Pwede pong mag-request? Yung kanina kinanta, mahal kita. Mabilis lang po, mahal kita. Walang hanggang biyaya. Dahil yung pag-ibig ng Diyos, everlasting eh. Yung tao lang masyadong limitado eh. Magawa ka lang ng konti eh. Di po ba no? Andun agad yung galit, andun agad yung inis. Pero dito sa Epi Life, sa inyo dyan, sobrang mahal namin kayo. Hindi na tayo magkasama, pero yung puso, isip ko, pagmamahal ko, nasa inyo pa rin. Amen? Ganon si Lord eh. Di ba? Ano po yung sabi? Mahal kita. Sabi natin para kay Lord. Walang hanggang yung biyaya. Buong buhay, hawak ko sa iyong kamay. Pati puso mo hawak ni Lord. Nasa aking pagmulay. Huwag mong kontrolin. Kasapahindi. Alam ko nakikinig ka. Huwag mong kontrolin. Ang puso mo dahil hanggang ngayon, mahal na mahal ka ni Lord. Huwag mong limitahan si Lord. Magmahal ka rin sa iba. Magmahal ka pa rin, magtiwala ka pa rin sa iba, kapatid. Dahil si Lord, sobrang ang mahal. Kaya huwag mong tatapusin ang pag-ibig ng Diyos sa buhay mo. Amen. Ika'y tapat sa aking buhay. Ika'y tapat sa habang buhay. Oh, hallelujah! Ika'y mabuti magpakay langman habang ako ay nabuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Your goodness! Your goodness is running. Sa ating mga kamay. Ngayon mga kapatid ko, biglang mananampalataya bilang Kristiyano. 100% surrender our life to God and we experience the wonderful thing of our Lord. Kung paano tayo pinatawag, gaano tayo kasama nung una.
lalo na mga magulang natin, huwag na hayaang mawala pa. Bago nyo ma-realize, oo, noo, nagbibisyo magulang natin. May time na nawala na yung kabuhayan dahil sa Kanya. Pero in spite of that, hindi ka magiging tao kung hindi sa nanay at tatay mo. Hindi tayo magiging ganito kung hindi sa magulang natin. Kaya put your anger aside hanggat maaari, lusawin mo na yan. And give 100% to surrender to our Lord Jesus. Surrender our life. Pwede pa tayo sumunod sa maikling panalangin. Sabihin natin, Panginoong Jesus, sa oras na ito, muli, I dedicate my life to you. Ang nag-iisang buhay ko na to, whatever happened na nangyari sa akin, ginawa sa akin ng kapwa, naranasan ko sa aking pamilya, sa oras na ito, 100% sa iyo na ako. Ano man ang nawala, sabi mo, ano man ang nawala, ano man ang nasira, alam ko, Panginoon, kayang-kaya mong ibalik 100-fold sa aking buhay. Balutan mo po ako, makapangyarmong dugo. Pumasok ka sa aking puso. Ikaw na ang aking Diyos. Muli, ikaw na ang aking pag-ibig. Ikaw na rin ang aking buhay. To God be the glory. Sabi mo, in Jesus' name, Amen. Palakpakan po natin, Panginoon.